Guys, welcome. Dito si San Charo. Ang reading nito ay for collective. For anyone who can resonate sa reading nito, this is a general reading for collective. Your energy at this time, energy ng viewers ang kukunin. Sun of Wheels in reverse and the wheel fortune in reverse. Actually, nag-end yung cycle na yan eh. Ito. O mag-i-end na. Yung parang minalas ka. Kasi, you know, with the Wheel of Fortune in reverse, yung parang wala kang pera, or konti yung income mo, konti yung kita mo, konti yung pasok ng pera sa'yo, sa buhay mo, sa inyo ng family mo, mga ganun ba? Dahil sa lover mo na to or dahil sa person na ikaw yung pipiliin niya na mapangasawa, mag-i-end na yan. Matatapos na yung mga misfortune sa buhay mo. Lalo financially. Merong ahas dito na gustong agawin yung person mo or pwedeng third party, may gustong manuklaw o gusto niyang siya yung swertihin na makuha yung person mo, pero evil to, para bang kayang gumawa ng mga katraiduran, kadimunyuhan itong tao na to, kasi ahas eh, para makuha niya yung person mo. Pero ikaw yung pipiliin ng person mo na yun. At mukhang titira ka sa ibang lugar. May person na darating sa inyo, person or past person naman. Mukhang may pagbabago sa place, sa buhay mo, sa pananamit. Magbabago eh. Ganon din sa climate. Baka malamig na lugar yan ang titirahan ninyo. Ano pa? Ten of Wands. What's with the Ten of Wands here? Nagtagumpay ka over the evil sa mga pinabuhat niya sa iyo na baggage. Ayan o. Kung kaya nga, yung parang misfortune, yung mga kahirapan na pinapasa ng curses. Negativities. Kung kaya nga minalas-malas ka financially. Pero nagtagumpay ka over that with the Ten of Wands na na matanggal mo yun sa iyo, para negative emotion yan. And para naging weak ka, naging mahina ka. Na more on emotion yung pinakinggan mo, yung sinunod mo. Para naging ganun kayo, naging emotional ka ba? Ang bigat sa damdamin. Parang madali ka maging emotional at that time. Mahina nga eh.
Kasi pinabitbit ka ng baggage. Parang naging weak ka ba? Parang emotionally. Pero ayan, na-release. Naging ano ka na, naging strong emotionally. Mga negative emotion yan. Negative emotion ng mga unang person na nagpagbuhat sa'yo ng mga negative emotions na yan. Or yung pinabitbit ka niya o pinasa niya sa'yo yung negative emotions niya. Yeah, mga negative emotions niya, pinasa niya sa'yo. Kasi puno ng toxic yung mga ganyan, toxic emotion. Mga para bang problematic, puno ng stress, and mga sarili nilang problema yan. No? Ipapasa nila sa'yo. Ano nangyari? Bumalik sa kanya yung negative emotions niya, yung mga negativity niya sa nagpasa sa'yo. Bumalik sa kanya. Nasa kanya na. Sa kanya galing yan eh. Ipasa niya sa iba. Kumbaga, parang binuhusan kanya ng negative emotions niya. Parang ano ba yun? Curses yung ginawa sa'yo. Curses. Hindi. Atake. Psychic attack. Ang tawag dyan. Oh yeah. Psychic attack. Psychic attack ang ginawa sa'yo. Hindi yan. Curses. Psychic attack. Kasi ayun, bumalik na sa kanya. Kanya yan yun. O ikaw lang siguro wala kang problema. Anday lang yan, ingit pa yun sa'yo. Ingitirang kukak ba yan? Ingit yan sa'yo? Hindi. Naano siya sa'yo na insecure? Na-insecure siya kasi na-attract mo yung stability. Para bang kinukumpara niya yung sarili niya sa iyo. Actually, hindi may compare yung bawat tao. Kasi every person is unique. Every person, iba-iba yan. Kasi kumpara yung sarili niya sa iyo. Kasi yung siya yung angat. Kaya, ang gawin niya, psychic attack ka niya o kung ano man. Intentional yung pang psychic attack na sa iyo, no? Intentional. Intentional, napaka-ano nyo, yung parang superior, yung pagmataas na narcissistic, mga ganyan, no? Mga gantong energy. Oh. Parang ayan, yung kinawawa ka, parang ganun, yung gusto niya eh, na underin ka, i-under ka through energy. Sa pang-psychic attack. Kasi alam niyo guys kung ano yung mga tao na sa psychic attack or nakapang-psychic attack. Evil yung aura. So negative. Puno ng negativity yan. Nakaklok yung negativity sa kanila. Puno ng inggit or depression, stress. Meron pang term dyan. Puno ng puot, anger, mga ganun ba? Mga negative nga eh. Negative emotions, mga ganyan, negative thoughts. Mga ganyan yan sila. So, that's why nakapang psychic attack sila. Pero once na hindi evil yung aura ng isang tao, hindi yan makapang psychic attack. Ang sabihin niya ay psychic siya kasi nakapang psychic attack siya. Hindi ganun ang, hindi naman mababase na psychic yung tao na nakapang psychic attack. Ibig sabihin, evil yung aura niya. Evil na tao yung nakapang psychic attack. Puno ng, parang inirelease na sa'yo yung negative emotions niya, yung mga frustrations sa buhay. Frustrated yan. Yung mga tao nakapang psychic attack. Hindi yan masasabi nga, hindi mo mababase na hindi mo mabasa dyan kung nakapang psychic attack ng tao.
na ano na siya, na psychic. Diba? Diba yung psychic, yung mayroong mga clear audience, yung psychic, mental telepathy. They can communicate through mind. Oh, diba? And then, they can connect sa spirits and sa mga entities. Mga ganyan yung psychic. And yung meron pa yung mga ibang klase. Depende sa range. Depende sa kakayanan. Depende sa kaya, sa ano, sa capacity. Ganun yun. And psychic abilities are madalasan inborn yun eh. Inborn yung psychic abilities. Madalasan. Pero yung third eye, yung pagbukas ng third eye, lahat naman yan may third eye. Hindi na lang bukas yung iba. Yung iba maaga lang na nabubuksan or bukas talaga. Parang inborn yung nabuksan. Third eye is, iba yan. Iba din yung intuition. Iba yan. Iba yung perception. No? So, psychic abilities is connected sa intuition and perception. Kaya yung mga psychic are very intuitive and perceptive. And malakas yung perception ng mga psychic. Pero depende sa range ng ano nila, sa capacity. Merong konti lang kakayanan, meron naman malawak ang sakop. Yung astral travel naman, iba naman yan. Pag-aaralan lang naman yan. Astral traveling. Pag-aaralan yan. Eh, hindi naman mabibase kung psychic or astral travel. Pinag-aaralan. Hindi naman innate yan. At sino pwede mag-aral? So, pag may magturo, at sino pwede mag-aral? Matuto daw, sabi. Yung astral travel. Kung may person ka, anong gusto sabihin sa'yo ng person mo? Kahit wala na kayo, o still kayo pa rin, I left you before you could leave me. Oh, you know, salang. Iniwanan ka daw niya. Bago mo pa siya iwanan. So, natakot siya na maunahan mo siya, iwan. Ay, inunahan ka na niya. Past person mo siguro yan. Nasasabi niya. Ano naman ang darating sa buhay mo? Diba talaga yun? Chincharan. Kumapit sa kamay ko, guys. Upright ba yan? Kumapit. Pag nababangga yan eh. It's a blessing. One more. Upright ba itong Nine of Cups na yan? Ay, reverse siya. Kailangan sure. Nine of Cups in reverse. Ano ba yung Nine of Cups in reverse siya na darating sa buhay mo? Hindi mo winish yan. King of Cups in reverse. Past person mo. Parang hindi mo na hinihiling to. Hindi mo na wini-wish or hindi mo na gusto. Or hindi mo naman gusto na bumalik sa buhay mo. O hindi mo na wini-wish yan, tao na yan. Kumbaga hindi mo na siya hinihiling. Hindi siya yung kahilingan mo. O ayaw mo na sa kanya. Sa past person mo na yan.
Ayaw mo na sa kanya, defensive ka na sa kanya. That's why na-reverse siya na yun ng cups. Baka cold ka na sa kanya. Unemotional ka na sa kanya. Malayo na yung loob mo sa kanya. Parang hindi mo na gustong makipagbalikan pa sa kanya. Hindi mo na, or cold ka na sa kanya kasi defensive ka eh. Napalayo na talaga yung loob mo sa kanya kasi in reverse yan. Dahil naghiwalay kayo. Parang manhid na yung emosyon mo sa kanya. Ganun. Parang manhid ka na. Ganun. Parang hindi ka na emosyonal kasi in reverse to. Sa person na yan. Oo nga. In reverse din to dito yung Queen of Cups. Your mind is tough now. Clear. Bakit siya darating sa buhay mo yung person na yan? Kasi nanahimik ka na. Kasi in-isolate mo na yung sarili mo sa kanya. Parang nakontento ka na, natuto ka na na mag-isa. Or yung wala siya sa buhay mo, you're healed now. Mas nag-focus ka sa sarili mo. Madami kang na-discover sa sarili mo. Madami kang na-discover on your own, ha? Na na-discover mo sa sarili mo within you, inside of you, habang nag-meditate ka. Parang na-discover mo yung mga kakayanan mo. Maybe your gifts, your abilities, kung meron na. Yung, kung ano talaga yung, yung gusto mo sa buhay, kung ano talaga yung gusto mo sa relationship, kung ano talaga yung gusto mong relationship, o sa person na mapapangasawa, mga ganon, mga nakarealize ka pati. No? Nag-introspect ka. And nanahimik ka na. Hindi ka na nangungulit sa kanya o hindi ka na nagme-message sa kanya kasi parang ginosting mo na din siya. Parang ganun. It appears na parang ginusting mo na din siya kasi hindi mo na siya kinakausap eh. So, yung parang wala nang communication from you. Wala nang messages from you. Wala nang attention from you. Na nakuha yung tao niya. That's why darating siya sa buhay mo. Baka nang hinayang sa'yo. So, ano pa ang reason kung bakit siya darating sa buhay mo? At, you know, defensive ka na sa kanya. Cold ka na din. Gusto niya pa mag-workout yan. And willing siyang mag-put ng effort, hard work. Gusto niyang ipagpatuloy yung pag-e-effort sa'yo. O yung magpatuloy ang sinimula ninyo dati. Or yung ano yan, mamuhay kasama ka. Ganun. Ang mapangasawa ka. Yun ang nakukuha ko dyan eh. Ang mamuhay kasama ka. Tama, ang mapangasawa ka nga. Ito lang sa taas. Kinlarify ko lang. So, yes. And willing siyang magtrabaho ng magtrabaho para namuhay ka ng komportable. Oo. Nung wala kang isipin, wala kang problema sa financial. Wala kang problemahin pa siya ang asawa mo. Wala kang sakit sa ulo. Yun ang maganda. No? Lalo kung babae ka. Pero pag lalaki, of course, yung lalaki talaga ang kadalasan na magtrabaho. Yan ang responsible dapat talaga ng lalaki. Ano naman ang
feelings ng person na yan sa'yo ngayon. Yung person na to na darating sa buhay mo, anong feelings yan sa'yo? Parang masarap na yung tulog mo, mahimbing yung tulog mo, hayahay yung buhay mo. Patulog-tulog ka na lang, pupuupo. Sarap ang buhay mo sa kanya. Ano to guys? Parang malakas yung loob na nito. With the rooster here, kasi merong rooster. Malakas yung loob niya. Feelings eh. Malakas ang loob ng person na to na sabihin sa'yo yung feelings na sa'yo. Kasi merong mga ano dito yung pink na mga dahon. Pink na nakasurround sa kanya. And green. Strong yung heart chakra talaga. Kung ano yung emosyon niya sa'yo. Kung ano yung dinidesire niya. Confident siya. And independent siya sa na wala siyang pinagtatanungan pa sa iba o sa magulang niya sa kung ano yung sasabihin niya sa'yo. Kung ano yung gusto niya. Independent na to sa kanyang mga decision sa buhay. Kasi hindi natin yan umaasa financially and sa mga decision sa buhay. Hindi na yan umaasa sa magulang niya o sa ibang tao. Hindi na yan nagkukonsulta pa sa iba. Kasi independent eh. Yung gumagawa lang ng ganon, mga dependent pa. Yung magkonsulta pa ng mga decisions nila sa buhay, kung anong gagawin nila. May mature, yung mga walang tiwala sa sariling desisyon, pa siya. Ito, independent and confident to sabihin niya sa'yo. Kung ano yung gusto niya sabihin sa'yo. From his or her emotion, very courageous na sabihin sa'yo yung totoo. Yung kasi rooster eh. Malakas ang loob ng mga roosters. You know, yung mga rooster sign, Chinese, sa Chinese zodiac sign. Malakas ang loob ng mga rooster na yan. Because I'm a rooster, I know. Parang totoo eh, sa Chinese zodiac sign yan. Totoo. Kasi mga prank ka or malakas ang loob ng mga rooster na magsabi ng totoo. Ma-honest kasi yung rooster. Mga, kasi nga ako rooster eh. So, that's why nasabi ko. Kasi may binabasihan ako eh. Matapang ang rooster na sabihin yung katotohanan. Yun nga lang, dahil sa direct at candid na ganun, outspoken yung, hindi na quoted yun eh, di ba yung mga sinasabi ng mga outspoken na tao. Yung talaga kung ano yung sa emosyon nila, so ganyan yan, maging outspoken yan. Kung ano yung nasa emosyon niya, nilalabas niyan. Sabihin niya. Ganun yung rooster kasi. Sa pagkatao din kasi ng tao eh. Kung bakit minsan honest, outspoken isang tao. Pero marami na iinis sa mga ganyan tao, no? Ang gusto kasi ng marami, tahimik lang, yung hindi umiimik, yung hindi na-share, hindi nila nailabas yung emosyon nila kahit nagalit na, nakukontrol yung emosyon. Kasi iba-iba naman yung tao eh. Iba-iba yung pagkataan ng tao. So, yan. Meron naman talagang tahimik, no? May sabi lang, bait. Yung bait-bait niya. Kasi kahit na pagalitan mo, tahimik lang. Hindi lumalaban. O, diba? Sabi nila, bait-bait. O, diba? Yung mga ganyang tao. Sa pagkatao kasi. Meron naman daldal. O, diba? Pero yung mga inggitira ay parang dinevelop na nila yan sa sarili nila. Yung mga ganyan, yung motivated ng inggit na mga halit, mga harap, ay evil na yan, yung mga ganyan. Yung mga kontrabida ay yan na yung parang dinevelop nila yan
impluwensyan din ng environment lang, toxic. Diba? Parang develop na yan sa kanila. So, ano pa? Feeling sa'yo ng person na yan? Anong feeling sa sa'yo? Parang may ano siya eh, parang confident siya sa mga vision niya o sa mga views niya. Sa mga sasabihin niya sa'yo. Ganun yung person na to. With feelings. Kasi nga galing sa emotion niya, sasabihin niya sa'yo eh. Sabihin niya yan, the rooster here. Talagang parang hindi niya yung mapigilan. Sabihin niyo yung katotohanan. Ganun yung rooster eh. You know? Ganun yung mga rooster. Ano pa? Ano pa ang ay yung sa ano naman sa mga ibang zodiac sign or Chinese zodiac sign. Hindi ako ganong expert doon. Hindi ko ganun napag-aralan yung mga ibang Chinese zodiac sign. Yung rooster lang. Kaya meron pang ball dito, no? Ano pa ang feelings ng person na to sa'yo? Darating sa'yo na person. Clarification of the strengths of feelings niya sa'yo. Babalik daw siya sa'yo. Kasi matindi yung desire niya and brave siya na bumalik sa'yo. Ha. Malakas talagang loob niya, guys. At matapang to na bumalik sa'yo na makasama ka. Hindi siya takot. Hindi siya takot na bumalik sa'yo na makasama ka at makapiling ka. Hindi siya mailap eh. Malakas ang loob talaga nitong person na to. May inner strength siya eh. Wala siyang pangamba, wala siyang takot, walang pag-alinlangan na masaktan. Parang may tiwala eh sa sarili niya at sa koneksyon ninyong dalawa. Na ano, natanggapin mo siya pag bumalik siya. Tingnan natin. Positive siya. Natanggapin mo siya pag bumalik siya. Yan sa taas lang. Yes. Eh, hindi siya natatakot na i-reject mo. Malakas nga ang loob niya. Matapang nga siya eh. Inside ha. Iisip niya, emotion niya. Paano naman talaga ang buhay eh. It's a risk. Ano naman ang iniisip niya sa'yo ng person na yan na darating sa'yo. Ito siya eh, di ba? Yan ang darating sa'yo, yung person na yan. Laman ko kung ano yung main energy niya dito. Baka wala. Hindi ko na kung ano yung main energy yan. Basta ito yung darating sa'yo ng person na yan, no? Taurus, Virgo, Capricorn, and Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Meron yan dito, Cancer, Scorpio, Pisces. Meron yan, madami ito eh. Ano ang iniisip ng person na yan na darating sa'yo? Yung person na yan. Kanina. Ano iniisip niya pag iniisip ka? I think it's upright. Upright ba yan? Yung two of wands. Yeah! Notified by four of wands. Talagang ipush niya, ipilit niya. No?
yung maybe yung sarili niya. Talagang ipipilit niya na mapangasawa ka. Yun ang iniisip niya. Merong ibon na hawak. So, ibig sabihin, i-message ka niyan. Nag-iisip yan na i-message ka o sindan ka ng message. Talagang, ano naman siya eh, emperor yung energy niya. So, ano yan, determinado siya. With a goat here. Determinado yan kahit na may haharang pa na same sa kanya na strong din. Or pwede yung ego niya ang humaharang. Or kung meron mang forces na humaharang. O tao. Na strong din. Pwedeng ganun. Or pwedeng negativities. Talagang kahit na may kumukontra. Or merong opposing forces. Or may nagbabawal. O kahit na, actually, this is someone independent eh. And stable. Confident sa mga decision niya. Hindi na siya nagkukonsulta sa mga decision niya, sa mga personal decisions niya, para sa sarili niya. Sa kung sino pa man, kasi this is someone independent and self-assured na, mga ganyan. Strong mentally. Meron nga lang, parang merong pumipigil lang, merong humahadlang, merong humaharang. And at the bottom of the deck, we have here the Six of Wands. Malaki ang posibilidad na magtagumpay siya. Kailangan niyang i-push, ipilit. Kung mayroong humaharang, kailangan niyang lumaban. Kailangan niyang ipagpatuloy lang. Ilaban. Hanggang sa manalo siya. Hanggang sa magwagi siya. Kung mayroong humahadlang sa kanya. No? Na to be with you, kailangan niyang lumaban. Kailangan niyang makipagbunungan. Parang ganun ba? Para makasama ka niya, para makapiling ka, so that you will be together, para maging spouse ka niya. So yan, husband and wife, para ma-secured na na asawa ka na niya, mapangasawa ka na niya, na ikaw yung maging partner niya. Ano bang gusto sabihin sa'yo ng person mo na ito? Na darating sa'yo. We will be together again. Past person mo talaga. Kasi meron Six of Cups pati kanina. Diba sabi ko? Past person mo. Oh, magkakasama daw kayong muli. Pero kung di pa kayo nagsama, ay magiging kayong muli. Or magkakabalikan kayo. Ganun. Ano ang hangad niya para sa inyong dalawa nitong darating na person sa iyo? Ang makasal. Ang may basbas ng itaas. Yeah. Ah, mapangasawa ka. O ang kung ano man yung religion niyan or culture, lahi, ay makasal kayo sa basta parang simbahan o kahit simbahan nila, kung ano man yung religion niya, kahit magkaiba kayo ng religion. Ganun. Gusto nyo may bas-bas eh. Ng pari. Or ng jo, ng sa itaas. No? Ng langit. Oh, ganun. Next move. Na naiisip niya. Na gagawin sa'yo.
kaya ito. Gagawin niya ang lahat para makuha ka. Maglalagay din siya ng defense. O didipinsahan ka niya. Yun ang next move niya. Ano ba to? Upright pa ba to? Yung nine of wands. Let's see. Yeah, it's upright. So, i-clarify ko pa yung nine of wands. What's with the nine of wands here? Didipinsahan ka niya. Didipinsahan ka niya para hindi ka maging malungkot. Naglalagay din siya ng dipinsa pati sa sarili niya para hindi siya ma-disappoint. Para hindi siya ma-disappoint. Para hindi siya malungkot sa resulta. And gagawin niya lahat para makuha ka. Ano pang naisip niya next move towards you? Kailangan meron siyang depensa. Yun ang iniisip niya. Kailangan meron siyang depensa. Hindi ah. Na depensahan ka niya. Ayan. Ano ba ito? Upright. Yan ang nilalabas eh. Depensahan ka niya. O poprotektahan ka niya. Didipinsahan at poprotektahan ka niya. Poprotektahan niya yung union. Yung union na mangyayari sa inyo. Yung union. Hindi. Didipinsahan ka niya. Yun ang next move niyan. Didipinsahan ka niya. Parang gagawin niyang lahat para matipinsan ka. Yun yun. Para hindi ka maging sad. Hindi ka maging malungkot. Para hindi ka na maghanap parang iba. Ano pa? Para hindi mo na maisip ng ibang person na yun ang kailangan mo, kundi siya lang. So, ano pa? Didipinsan ka niya saan? The moon? Sa kalungkutan talaga, guys. Yung maging emotional ka nang sa gano'n na hindi ka mangulila siguro saan? Sa ex mo? sa iba mong ex? Sa ex mo? O kung may mga nawala sa'yo ba? Or else baka alam nila may na-destroy, may nawala sa'yo, merong mga nawala sa'yo, or meron kang ex na nasa isip mo pa rin. Pinipinsahan ka niya na hindi ka na maging malungkutin pa. Or baka sa kanya, alam niya ba naging malungkot ka sa kanya? Dahil sa kanya? Tingnan niya natin. Na, parang na-depress ka. Upright ba yan? Parang na-depress. Yeah, parang na-depress ka. Nalungkot, naging sad, nanginayang, siya pala yung ex mo eh, na parang ano na siya yung iiwasan niya na yan na masaktan ka, na maging emotional ka pa, na umiyak ka dahil sa kagagawa niya o sa ginawa niya. Parang ganun, gagawin niya lahat para hindi ka umiyak sa kanya. Para
dipinsan yung feelings mo, yung emotion mo. Na aware na siya na masasaktan ka pag ginawa niya yun sa'yo. Mga ganun ba? Ayan. Connected with this. Ito. Maaring naging player yun dati. Or hindi nag-focus sa'yo. Baka may iba pang binibigyan ng atensyon. Or else, nag-enjoy pa sa buhay. Or else ay naghahanap ng mga excitement. Mga ganun. Baka mahilig siya mag barkada pa. Or else may iba pa siyang kakunik. Mga ganyan, pwedeng ganun. No? Either dyan. Didipinsan ka niya nang hindi ka iiyak. Hindi ka magiging emotional talaga kasi this is the moon energy. Didipinsan ka niya na nang na hindi ka hindi mawala yung attractiveness mo. Or else, didipinsan ka din niya from deceits and scheme with the moon here. Of this impress. In reverse. Someone of vicious. Didipinsan niya yung yung emosyon mo. Ikaw mismo nang sa ganun na hindi mo wala yung totoong ikaw na hindi ka maging ibang tao. Nang sa ganun ay always totoo ka sa sarili mo. Yung nagpapakatotoo ka sa sarili mo. Or else kung may gumagawa sa iyo ng scheme and deceit, ayan, puprotektahan ka niya diyan. Didipinsahan ka. Oh. From that. Didipinsahan ka niya. Gagawin niyang lahat para madipinsan ka. Ano ang iniisip niya pag naiisip ka ng person na yan. I-message ka. Pupuntahan ka. Pwede mag-travel siya. Walk in. O walk in. Or basta patak siya. Or i-message. Tawagan ka niya. Pwedeng ganun. Ah, about sa'yo ito, no? Na ano kay, active, energetic, attack. Hindi nag-hesitate na i-message siya noon siguro. Pero naging iba ka na eh. Kaya siguro dinamdam niya din o nanibago siya nung hindi ka na nag-message sa kanya. Nung hindi ka na mamalakas ng loob mo na takin siya, kahit siguro na parang nagkalabuan na kayo, hindi na okay. Mga gano'n. Gano'n yung tingin siya as a person. Ano pa? Lakas yung loob mo na kontakin siya o mag-take na action. Mga gano'n ba? Noon, pero nag-iba ka na nga eh. Parang nanahimik ka na. Bigla ka na nanahimik. Naging parang na-isolate mo yung sarili mo from him or her. Kaya, darating siya sa buhay mo. Nanibago siguro. Dahil, tingin niya, hindi ka na umaasa. Or, kinalimutan mo na din siya. Mga ganun. Ganun ba iniisip niya na eh, hindi ka na umaasa sa kanya? Na kinalimutan mo na lang din siya? Okay.
Tama, oh. Clarified by judgment card. That's why darating siya sa buhay. And positive siya, natatanggapin mo pa siya. Baka nafe-feel niya. May new person ba na mag-perso sa'yo? Meron ah. At mukhang fortunate yung person na yan. Yung new person. Mayaman. O baka mahirap dati umaman. O, dahil sa pagsisikap niya. Or else mayaman yung pamilya nila. Mayaman. Fortunate siya. Maswerte sa buhay. Or else, dahil sa new person na yan, yayaman ka. ano ba yung new person na yan? Hindi. Ano ba yung new person na yan? Ano energy ng new person na yan na mag-perso sa'yo? Cold and emotional. Hindi siya mahina emotionally. Para manhid nga lang emotionally. Baka may mga pinagdaanan din sa buhay, sa relationship. Hindi siya na yung stress. Recover niya lang from stress, anxiety, from the attacks of others. From the attacks of others. Ito yung person. Parang inatake siya ng mga yung nasa psychic attack din. Hindi. Ano yan? Ng fixation ng iba? Hindi. May natake sa kanya. Ano? Witchcraft. Recover niya lang. Please. Diba? Recover siya. Pero... yan din. Yung isa mong perso sa iyo, yung new person. Kilala ka na ng new person na yan? Hindi pa. May pinagdaanan siya. May battle siya na na-overcome. Na napagtagumpayan for sure kasi in reverse na to eh. So, ito na lamang guys for Collapse of Reading. Sa mga baguhan po rito sa aking channel, please do subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button nang sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod na videos niya upload ko. At paki-like naman po at paki-comment din sa ating comment section box. Lalo na sa mga nagka-resonate sa reading nito.